Ito yung reason kaya ayaw na mong pag-usapan as much as possible. Okay na. She's no more with us. And so, finishing na tayo this topic. No asking after this. Yung isa, Bunny, yung isa din. Ba't di mo linilinisan yung isa? Wow. Wow. Mahal na mahal. Hello guys, there is a new update. Tingin nyo. Ano bang update? Medyo busy ngayon. Busy kami. Kasi she's nandito na yung help. But she need to take classes para she know what I want. Especially sa food. Kasi pag Filipino food, pag Filipino pati food, kailangan... Pilaw. Tingnan nyo ha? Kasi pag Filipino food, kailangan may blend ng Indian spices. Magaling naman siya. She knows how to cook. Mas pero mabilis konti... Mas mabilis siya makeup. Sa sprinkle of magic, Indian magic. Once you go Indian, you never get back. Ano yun? So, ako na lang sabihin lahat. She's from Lunapayo. She come here on bus. Kasi kailangan namin ng pagkakatiwalaan. And hanapin namin from bus 10. And, yes. Yun na. Kailangan sabihin kasi mamaya they will curious. So, I need to tell everything una muna. Hello, ma. Kasi reply sa comment yun yung mahirap. So, alam niyo na. Dali siyang probinsya. Kilala namin sa next video kasi ngayon, tulog siya. Tulog siya. Ang pangalan niya ay si Len Len. Yes. Alam niyo na yung what we find. Two names dapat. Pero ano? Chu Chai Len Len. Seryoso siya. Seryosong babae. Seryosong bata. Feeling ko hindi pa jo-joke ni Baji. Tingnan natin ang lakas. Baka inis niya sa akin kasi tomorrow I will start arti. Baka inis niya. Hindi arti, it's just yung habit ko kasi lagi turo. Baka sabi, ano ba naman na ito? Hindi, never pa na satisfy na ito lalaki. No, na-explain kung ko na gawa ko kanil. Ito, gusto niya ito. Kung gawa ko ito, gusto niya ito. Ano ba gusto niya talaga? Na-explain ko na sa kanya yung ugali ng bawat tao sa bahay. Ugali? Nice. What you mean by ugali? Pangit ba? Basta yung real lang, walang bola-bola. Ganito sila, ganito sila. Yes, sabihin mo para hindi niya expect na sweet ako kasi yung sweet side ko patay na. I'm broken. I'm heartbroken. Patay na ni Chuche yung sweet side ko. Hard boss na ako, hard boss. Okay, sige. Kasi masyadong napamper, kaya parang... Okay. Ganito kasi ang nangyari. Sige, sabihin ko na kasi ang daming nagtatanong. Pagod na ako. Wag na. Share na lang natin. Para matapos na. Kasi abang binabasa ko, nai-stress ako guys. Kayo na wag na comment kung nai-stress saan siya. Nai-stress talaga ako. Kasi naalala ko yung nangyari. Kasi hindi maganda. I know she did wrong. Alam ko na siya gawa niya mali. Gawa ko kung... Kasi sila din tanong na tanong kayo eh. Kaya gusto niya share. Eh kasi nai-stress sana hindi kayo tanong. Sa totoo lang. Kasi nasabi ko na rin naman na. So, ito na yung story. So, Friday noong umiram siya ng pera, 100 pesos. Hindi ko na tinanong kung para saan. And then, before lunch, pinakita niya sa akin yung result. Pinakita niya sa akin yung result. Hindi na ako nagulat. Kasi alam mo, expected mo. Kasi sa Facebook nila, parang may baby doon, parang gano'n. Pero mas nagulat ako kasi yung facial reaction niya, masaya. Hindi ako expect. At her age. Okay lang, that's her decision. Bahala sa buhay. Masaya siya. Oh, that's okay. Nagulat ako ng very light doon. Tapos, kinausap ko siya kung ano yung plano niya. Kung... Hindi mo na kwento sa akin yan. May discussion ka pala kayo? Sinabi ko. Sa akin? Sinabi ko, di ba? Sa akin, sabi mo kay Chuche, oh, sabihin mo kay kuya mo ano nangyari, ganun sabi mo eh. Hindi, after that. Oh, sige. Ganito. May tanong ko, do you expect
pag uwi siya dito, expect, parang expect mo ba siya ng buntis? Agad-agad. Ha? Agad-agad. Oh, pag dito na siya, is... Hindi, pero... Totally hindi. Kasi I was, tinuturo ko siya, maigi. Hindi ko alam kung pasok ko rin din. Kasi, di ba yung story that's, last year, ganun din, same din. Yun na. Kaya nga, takot-tako. Huwag na natin sabihin niya. Tinanong ko siya kung anong plano niya. Kung mag-stay pa ba siya or uuwi siya sa bahay nila. Kasi kung mag-stay siya dito, sumasahod siya. At the same time, yung mandatory benefits, bayad. Like, pag-ibig, SSS Phil. Kasi bayad kami yung SSS Phil Health pag-ibig niya. Importante yun, it helps kapag kawawa na ka. Kasi yun yung plano namin kung in future kasal siya, buntis siya, at least meron siya ng backup sa SSS PhilHealth and pag-ibig. Bayad yung SSS PhilHealth pag-ibig para in future maayos yung buhay niya. Pero sabi niya sa akin, uwi siya sa kanila. Doon muna siya. So sabi ko naman, okay, sige, antayin mo yung kapalit mo kasi magagaling sa probinsya. Don't shine his... So sabi ko, antayin mo yung kapalit mo. Tapos sabi niya, sige ate. So okay na kami doon. Tapos nung lunchtime na, dito na sila budget. Sabi ko sa kanila, may sasabihin si Chuchay. And then yun na, ikaw yung nagsabi na, diba? Na yun na, gugulat ako pag sabi niya buntis. No, ikaw nagsabi, ano, buntis siya, sabi mo. Oo. So nag-yes kami. Oo, yun na. Gulat ako, super gulat ako. That hardly turo ko wag sa first time. Everyone want anak, everyone want a husband, everyone it's a blessing. Tama. Pero the timing is important. Hindi sa first time. Anong kilala mo sa first time sa tao? Hindi mo na alam kung he will stay with you or hindi, kung ano nangyari, di ba? Dapat konti slow muna. First meeting, hindi nila meet dati, sa Facebook lang. Tapos sa first meeting, buntis na. Anong klase relationship yan? Yan yung inis ko. I'm not doubting lalaki baka that is best husband para sa kanya. Pero, actually, many times ko nang tinanggap siya eh. Dati din ganito. Pero, binbigyan ko pa rin ng chance kasi dati din, dalawa lang naman kami ni Budget, so okay lang kayo. Umuwi-uwi siya. Walang problema sa akin pag nagpapaalam siya. Diba? Uuwi, okay lang every sa akin. Every time ask siya. Ngayon kasi naman. Iba na. Kasi tatlo na kami sa bahay. Tapos lumalaki na yung business. So kailangan namin din ng kasama sa bahay. Nag-usap na kami. Okay na. Aantay niya yung kapalit niya. So kinagabihan, kumatok-patok siya. Sabi niya, ate, uuwi ako bukas. Sabi niya ganun. So medyo umitit yung ulo ko. Galit siya nung time. Kasi promise niya eh, hanggang 2 weeks lang, di ba? Na hindi mo, 1 week, 2 weeks. Kasi pala Saturday, Sunday, siguro day off nung partner niya. Kaya kating-kating siyang umalis. Sabi niya, alis na daw siya. So, nakapagsalita ako ng hindi maganda. Sabi ko sa kanya, di ba nag-usap na tayo? Hindi naman pwedeng parang aso na pag gusto umalis, alis na lang. Nasabi ko yun. Bad yung word na yun. Pero nasabi ko siya, sobrang inis na inis ako. Kinaumagahan, pagkatok niya sa pintuan, nakabihis na siya. Tapos naka-empake na din. So, parang nabastos ako. Parang hindi man na ako rinespeto. Doon din ako gulat kasi promise niya sa akin, sige, intay ko na yung bago darating. Tapos bigla text mo ko, uwi na si Chuchel. Isip ko, what happens? Sabi ko, sige, let her go. Pero the way yun, alis siya, hindi ko... Kaya nga. Pagdating sa kanya, I try to give everything. Pero pagdating sa amin, hindi niya isip na maigi. It's okay. Hindi ako masakit. Masakit ako, siyempre. I'm feeling... that next time dapat hindi ko na malapit ng tao ganyan. Hindi ko na, ewan ko, yung bago darating, diba yung dito. Sabi ko, Sara, wag mo ko na sobrang parang lapit kasi parang hindi ko na feel ngayon na I can treat someone like my anak na ulit. Kasi I treated talaga. Para sa kanya, I treated talaga. I want, gusto ko siya ng aral. School muna cooking or some
parang hindi, ganito ang kwento niya. Grade 5 lang nung natapos niya. Uh-huh. Di ba nasabi ko that time? Hindi siya marunong basa, sulat, yeah, everything. Nasabi ko that time, pinag-aral namin dun sa province. Uh-huh. Grade 3 siya noon. Siya yung pinakamatanda, actually 13 years old. Pero siya yung pinaka-weak reading and writing. Uh-huh. Mahina pa rin siya. That's okay kasi ano siya, kaso we try. Baka we can make a difference in her life. Kasi parang sumuko na yung teacher sa kanya. Yes, let's try. Kasi kaya same, lagi namin sinasabi, huwag kang manood ng mga chismis. Oh, baka born siya na ganun. So, this is not her fault. But, preterm niya ito siya. Oh, yun. After that, you make your own choice. Yung choice niya, yun yung mali. So, nung kinaumaga, naiyak ako sa inis. Sa, iyak siya doon, natawagan niya sa akin. Sabi niya, malis si Chuche, ganun. Okay na. You make me also ganyan. Okay na. Parang di ako respect. Okay na yan. Okay na. Tingnan mo. Sira mo din ako eh. Okay na. Okay na. Huwag mo ganyan. Ako din start. Gago ka talaga. Hindi ka ano. Okay na. Okay na. Basta. Kasi hindi siya nakinig kahit konti. And nai-stress ako sa ginagawa niya ngayon kasi whenever she need help, we never say no. Hindi kami sabi no. We are helping a tao mahina sa buhay. Baka we can grow her task. Kaso, you feel broken when you trust a lot, then other person break your trust. Yun yung feeling na pangit. Sorry sa dito kaso it's really hurtful. You cannot wala ko words. Actually, hindi ko gusto na sabi sa kanya bad. It's okay for that's why ayaw kong pag-usapan yes. Ito kasi kaya hindi kami sagot na kung tanong niyo kung saan si Chuche, yan ang nangyari. Sinabi ko kay Sara, finish muna this topic. Alisin muna. Pag alis na, okay na. Slowly baka, slowly they stop asking kung saan siya or something. Pero tuloy-tuloy na yung comments in every video. Ito pa yung, kasi nalaman ko sa office, umiiram siya ng pera doon sa mga yung pangit sa staff. Magto 2 weeks pa lang and now umiiram siya ng pera doon. Hindi niya ako maret pa about that kasi alam niya yung ginawa niya. Tama na! Tama na! Ayaw ko na yan video. Ha? Alis na siya. That's okay. Kaya ayaw ko ganyan malapit sa kanya. Kasi since nanday na yun, saktin siya. Tapos she's make hurting me also sa behavior. Kakat ko sa... Hindi niya ako marekta kasi alam niya yung ginawa niya. That is bad kasi how you can ask money to our employees? Wala, disappointed din yung mga ate-atehan na doon. Kasabi ng mga staff doon. Kasi sobrang disappointed din nila. Sabi nila, nasa dyan pa lang niya. What if mga anak na? Anong mangyayari? Tama. It's hindi siya born, tapos humingi ng pera. So, tinanong nila, anong rason niya, anong nangyari. Sabi niya, ang sagot niya, gusto ko lang makasama yung mahal ko, ate. Ganun yung sagot niya. Okay lang. So, mas na-disappoint sila kasi ganun yung reason niya. Parang hindi pinag-isipan. So, ngayon, nare-realize niya na hindi madali yung pinasok niya. Unti-unti. Finish mo this topic. Ayoko next time na help someone kung gano'n talaga. If it hurts you, I will stop helping. Tinutulungan mo pa nga. Hindi ko sabi I am very good or Sarah is very good or something. But we tried always to treat our staff or si Chuche like family. So nakakasad lang kasi yung ginagawa niya. Parang it hurts when someone do this to you. But it's okay, life is move on. So move on ka na. Ako na yung mahal mo. Mahal mo ko. Siyempre. Hindi sa iba.
So if dati, you know, if wait lang. Dati if, share niya yung mahal kay Juche, ganyan sa akin na lahat. Ayoko na bigay sa iba, sa akin na lang lahat. So if tatanungin niyo kung do if may nagko-comment na sana bumalik, ayoko na siyang bumalik. Hindi ko na siya tatanggapin. Please, I respect your concern about her. Please stop comment na tanong kung saan siya, kung ano update. Saka hindi ko din alam kasi hindi ko sinasagot dati yung tanong nyo kasi hindi ko naman alam kung nasaan talaga kasi ang paalam niya sa akin. Punta siya sa bahay niya. Yes. Kaso hindi siya nasa sa bahay. Sa office ko mismo nalaman na nandun sa partner, dumiretso doon. Hindi siya uwi, oo. Sa amin sabi niya, uwi siya. Pinaka masama yung loob ko din kasi nung kinaumagahan, pinatawag pa niya yung nanay niya sa akin. That was bad thing. I, pag ginagawa niya yung sa akin, galit ako kay nanay din niya. Kasi this is not a right way. Pagpasok siya sa trabaho, pag gusto niya anything, never na tawagan siya diretso, uwi muna yung anak ko. Parang ano, attitude yan. Sige na, okay. Ayoko na. That's okay. Basta finish na tayo this topic. She's no more with us. And in my life, una, this was a rule. Kung sino ginagawa ng ganito sa iyo, hindi babalik kahit ano nangyari. So, ayaw din si Sar, kahit ano nangyari, hindi babalik. So, hindi na babalik. Stop na this topic. This topic is already end. We understand na yes. Na-attach kayo sa kanya, kaya nagtatanong kayo. Uy, kung si... Pero kaya ngayon, it's not that hate kami siya. It's not that hate kami siya. It's just kung babalik siya, hindi namin kaya ng same treatment na ulit. So this will be not right from my side, from her side. Na bastos ako ng sobra. Kasi a relationship is only good when a good understanding. When your understanding is once ano hindi na ka align, after that kahit anong ginagawa mo hindi na ayos yung relation. So yun na yung ginagawa niya. Misunderstanding is the biggest misunderstanding yun. Tas kung ngayon, babalik siya, hindi ko kaya na baka ako alis. Ito yung reason kaya ayaw namin pag-usapan as much as possible. I still pray to God, ayos mo yung buhay niya. Mm-hmm. Still enlighten mo yung konti yung mind niya that anong gusto niya sa buhay. Ayos dapat yung buhay niya. Baka isip niyo masama yung loob namin pag alis siya or something. It's not about us. Everyone, one day, everyone leave you. Even your partner, pagpatay, alis siya sa buhay mo. So, dapat hindi yun bitter. The way ginagawa niya, yun yung mali. And walang hate sa heart, it's just masakit. Iba yung hate, iba yung masakit. It's just masakit ako. Diba? Masakit siya sa loob niya. Whenever we isip about that thing, whenever we read that comment, it gives more... Mas madami isip doon ulit. Everything happened, recall in your mind. So, hindi yung tama. So, kaya we replied every question about her. Kahit anong sabihin, she served us well. She stayed with us like family. Whatever was that time, we enjoyed a lot with her. That was a part of our life. Now she moved on. Then we hope she get better life now. Kahit sino yung lalaki, yung partner niya, yung ano, dapat take care sa kanya. Sana. Sana. Hindi yung siya yung gumagawa ng paraan para mangutang. Yes. So, message din kay Chuchay kung note ka na ito video. Sorry mo na ate mo. Kasi mali yung ginawa mo. Tapos wag kami ngayon sa staff kasi hiya din kami doon. Tinatanong nila sa amin, isip mo anong feeling namin kung darating sa office tapos yan yung marinig namin. Isip mo sa sarili mo. Hindi ko sabi na kasi hindi mo na kilala sila, di ba? Means hindi mo na close sila, di ba? Actually, naging close. Huh? Close na sila eh. Means, pero hindi the, maganda. No, yes, hindi mo na work para sa actually, kanila eh. Ate-atehan na niya yun. Oh. Yung mga
start doon, nagbibigay sila ng dalit kay Susay. Yes, they give already pero enough to respect to mga. Pero naman, umalis. Bakit ka mangungutang doon? Nakakahiyak lang. Sige, okay na. Basta if you nude mo na ito video, sorry mo na. Kaya Ate Dan, sabihin mo sa partner mo, work for money. Work mo na ayos. O kung hindi niya kaya, uwi ka muna tayo. Not here, ah. Hindi dito. Hindi dito. Dati pa sabi ko yan sa'yo. Dati pa. Sabi ko sa'yo, wag mo lahat ng sahod padala sa bahay. Save mo para sarili mo. Kasi alam ko na this will happen one day. Hindi ka nang kikinig talaga. Yun yung problem. You never listened me. Then, hindi ko alam. Hindi ko na. Nasasaktan ako kasi nagsinungaling siya. Kaya, mahirap tanggapin. Kasi yun, sana mag-move on na tayo lahat. Nag-move on. Naka-move on na ako. Kaso pag may nag... Tama na. Ano ka ba? Stop na ito video. Sige, alis na kami ngayon. So next time, alam nyo na, wala na siya sa buhay namin. Please, respect din yung feeling. So wag na tayo tanong-tanong ulit kung saan si Chuchay. Okay, so next is, wait. Saan kayo punta sa holiday? Malapit na yung Holy Week ba yun? Yes. Holy Week? Mm-hmm. Punta kami ulit sa Zambales. See you at Zambales. Outing kami na kasama. First time outing ni Sarah with our Indian friends. First outing mo, di ba? Yes, dati kasi Indian. Palagi sa temple lang. Actually, dapat sa Boracay. Kaso, kasi sabi nila... Hindi lang sila ng time. Oo, oh, hindi. Tayo, di ba, mismo punta dapat sa Boracay. Mm-hmm. Kaso, the gusto problem is, sumama. Gusto sila sama. Sabi sila, sama muna sa amin. So, we postpone yung tour namin sa Cebu starting November 4 or 5. So, holidays. Huwag ka lang magsabi ng date kasi minsan hindi talaga natutuloy. This is sure na ngayon. Sure na sure, Sarah. Okay na lang. Sarah, I promise you, sure na sure. Promise yan. Dati din madami beses na sabi ko Cebu, Cebu, Cebu. Pero there is always a work ahead bago mag-alis. Pero this time it's a sure. Freeze ko na yung gym ko dito. Wait lang. Pero notice niyo ba? Ang laki na yan. Kita niyo ba? I'm changing my body. Kung kita niyo yung chan ko malaki, it's when you start losing weight. Once yung lahat na fat niyo pupunta dito. Ang problema kasi sa'yo, continuous na 3 days. Magyayabang ka sa camera na nag-gym ka. And then the other day, hindi mo na naman i-continue. Ay, continue. Biglang kailan hindi ako gym? Isang 2 times a day. Bani, nung nag-BGC tayo, may gym doon, hindi ka nag... Ayoko kung gym. Basta-basta gym. Gusto ko yung gym ko na gym. Pag-uwi natin, hindi ka pa nag-gym. Hindi pwede. Yung anong gusto ko gym doon na ako punta? Huwag mo na sabihin sa camera na malaki-malaki yun. Hindi. Kasi next day, makita na naman nilang malaki yung chan mo. Hindi, maliit na. Kita na. Pobre. Malaki yung katawan yung chan, malaki. Ano kaya? Yes. Okay na, tingin mo lang. Huwag mo na ang sabihin sa camera. Kasi sabihin nila, nag-gym ka ngayon. See you again. So, finish na tayo this topic. No asking after this. San si Chuchay, may bago na tayo. Lin. Kilala ko sa iyo sa next video. Pero hindi na namin isasama palagi. After move up na lang. Kasi hindi completely move on. Hindi ko feel talaga. It's, my feelings are dead. Na-focus na rin sa work kasi kailangan din work dito sa bahay. Hindi ko kaya na ma-treat as of now. Sige, tingin natin baka unti-unti alis na yung this experience. Pero this was very bad experience. See you in next video. Thank you.